Makasaysayan kami po sa ating lahat. Makasaysayan kami po sa ating lahat. Ako po ang inyong paboritong Duterte historian. Bunny Biernas. Ako po ang inyong paboritong Yellow Tard historian. Ciao chua. At welcome sa Dulotard History live. Okay, again, ano yung ating Ganun muna tayo, mag-preliminary. Oh, preliminary. So, okay, para po sa mga ngayon lang makikinig sa amin, ang dahilan po kaya Dulotard ang pangalan ng palabas na ito ay nagsasama kami dito, isang Dutertard at saka isang Yellowtard. Pero actually, Magagalit sila sa akin. Sasabihin ko pa sana na hindi daw ako totoong Duterte. Hindi ko na sasabihin. Okay. Ano nga? Independent Duterte Supporters, IDS. Hindi na. Basta yan. So, Duterte at Yellowtard magsasama dito. Pinag-uusapan ang kasaysayan sa Facebook Live. Kaya Duterte Dulotard History Live. Tapos, wala akong kinalaman ng mga organisasyon na kinabibilangan namin, ang mga eskwelahan na tinuturuan namin. Wala ho silang kinalaman sa anumang sasabihin namin. Walang kinalaman dito yung grupo namin, kapisanan ng mga poging kalbo sa kahit na anumang pinagsasabi ko dito. Pasensya na sa mga kasama ko. Correct. Wala silang kinalaman dito. Alam mo, problema pa rin itong internet, ano? Sana napapanood, patuloy niya kaming napapanood. Ako, hindi ako makapag-share ngayon. Ay, ganun? Yan ang problema, oo. Ako ba, so, tas hindi ko rin siya nakikita. So, anyway. Pero, okay lang. Ano yan? Nantotroll ang Pangulong Duterte. Sabi mo, ha? Dahil sa tinatakot niya itong Globe at Smart na magpapasok siya ng ikatlong player. Hindi niya naman tinatakot. Ang trolling kasi, hindi naman pananakot ang trolling, eh, di ba? Mm-hmm. Ang purpose ng trolling, ilang beses, nag-episode na tayo tungkol sa mga trolls. Ang purpose ng troll is to elicit a reaction. Okay. So, nangaasar ka para may mag-react sa'yo. So, nangaasar lang ang Pangulong Duterte dyan. Kinakanti, ang term nga ni Dr. Salazar dyan, ay kinakanti. Kinakanti ni Pangulong Duterte ang Smart at ang Globe para mag-improve yung servisyo nila. Improve nyo kasi tama, di makakonect si Xiao dito. Correct, hindi ko ma-share. But anyway, ano man, akala ninyo, po Duterte ang nanonood sa programang ito. Yun. Pero minsan, ay pumasok sa Catholic Trade sa Oquieta. Ito yung bilihan ng mga religious items ng SBD. Dito sa Tayuman. Tapos pagpasok ko, ay yung tao na nagbabantay ng store, ay bigla na lang akong nagulat na ako ay naroon. Professor Xiao Chua po, ano? Lagi po ako nanonood ng Dulotard ninyo ni Professor Bunny Biernas. Hinahanap kanya sa akin, no? Pero sabi niya siya ay isang dilawan. At okay lang daw na sabihin ko na siya ay isang dilawan. So mayroon akong dilawan na nanonood sa atin. Ang pangalan po niya ay Christian Pareño. Hi Christian. At talagang sinabi niya na pinapanood niya tayong dalawa. So maraming salamat. Maraming salamat Christian. Ito yung papel na binigay mo sa akin dito pa. So ayun. So gusto bang magano isa pa, mag-isa pa tayong current events? Sige. Ano ba yung current events natin? Hindi, ang iniisip kong current events yung pagtakbo ni na Mocha at nila ako nga ano tawag nito, nag-post na rin naman nga ako sa Facebook. Unang-una nga hindi nga ako natutuwa sa Senado. Una-una sa lahat. Feeling ko kasi... Ang Senado kasi, kinopya lang natin yan sa mga Amerikano na hindi naman talaga tumutugon sa pangangailangan ng Pilipino tsaka ng Pilipinas. Bakit? At saka iba rin yung Senado nila kasi ang Senado ng US ay local din. Ibig sabihin, pina-find hindi siya national ng scope. Tayo national eh.
Eh, so, bakit hindi siya tumutugon dun sa ating pangailangan? Ang pinanggalingan naman kasi ng lahat ng yan, pinanggalingan naman ng lahat ng yan, ay kopya din lang sa may Britanya, di ba, no? Kasi, ay, yung parlamento? Hindi, hindi yung parlamento, eh. Yung bicameral, yung dalawang, ay, yung House of Lords, yung dalawang houses. At saka House of Commons. Oo. Kaso iba rin yung tinutugonan nun, kasi yung may House of Lords, ay mga ano yun, mga noblemen, so may elite talaga. Na nire-recognize. Kasi sa atin, walang elite, supposedly, walang elite, walang mahirap doon sa Senado at House of Representatives. Kasi ang ano, kasi ang naging ano dyan ng Estados Unidos, di ba? Yung kanilang House of Representatives depende sa laki ng populasyon, di ba? No? So, ano yung mga, may ilang mga estado dyan na sobrang laki ng population, marami silang mga kongresista. Correct, diba, correct. No? Yung mga kagaya ng mga Rhode Island, yeah, na maliit, iisa lang yan ang kongresista nila. So, ang ginawa nila, Senado, mapamaliit o mapalaki yung ano mo, yung estado mo. Ah, may isa ka. Tigda-dalawa. Pare-pares kayong tigda-dalawa. No? Na kinopya nga natin dito sa Pilipinas, kasi matatandaan nyo, nag-dinivide ng mga Amerikano ang Pilipinas sa 12 rehiyon, di ba, no? 12 regions. Pagkatapos, naglagay din sila ng tigda-dalawang senador kada rehiyon, 24. So, kinopya yung, ano, yung sistema sa Estados Unidos, no? Pero kasi, yun nga, lipas na yung panahon na yan kasi ang lumalabas, ang lohika kasi ng iba, sinasabi nila dyan, no? Ang sinasabi nila dyan na maganda na bicameral para hindi na do-dominate ng presidente yung kongreso, di ba? No? Na hindi niya, na, kasi ang House of Representatives madaling ma-dominate ng presidente sa pamamagitan ng pork barrel. Pork barrel, diba, no? So, ang Senado ay hindi daw ganun kasing dali madodominate ng pangulo yan sa pamamagitan ng pork barrel. Pero ito nga, ang punto ko nga is, sino ba nagsabi na dapat dominahin? Hindi, actually, baliktad. Ako, sino ba nagsabi na dapat magkasalungat yung dalawa? So, actually, ako, ang tinitingnan ko nga dyan, wala nang masama kung magkasundo ang Kongreso at saka ang Pangulo. In fact, mas bibilis nga yung pag-i-initiate ng mga reforma, ng pagpapasa ng batas kung magkasundo yung dalawa, no? Ang yung konsepto kasi na yan ng ano, ng magkasulungat na legislatura at saka sa executive, ina-assume kasi nila na yung isa dun sa dalawa gagawa ng katakantaduhan. Kaya kailangan may checks and balances. Noong unang panahon, tama yan. Kasi dati, madaling maitago yung abuso, eh. Diba, no? Kasi siyempre, nandun ka sa mga kasulok-sulokang bahagi ng hindi Pilipinas. Hindi mo nalalaman, eh. Hindi mo nalalaman. Kaya may kongresista ka. Para din may boses ka. No, kapag may mga abuso na nangyayari. Tsaka wala ka talagang balibalita kung ano nangyayari. Eh, ang problema ngayon, meron ng social media. Media at saka social media. Hindi lang social media, mainstream tsaka social media, 'di ba, no, na ang purpose nga is talagang binabantayan. So inaamin mo na kahit papano yung mainstream MSM, meron ding nagagawang pagre-report ng mga hindi ko naman sila. Wala naman ako sinasabing hindi totoo 'yun, eh. Bias lang talaga sila. Oo. Ang sinasabi ko lang is nagpapanggap sila na wala silang kinikilingan, pero sa totoo lang, meron naman talaga silang kinikilingan. Kumbaga dapat ipakita na lang nila na meron silang kinikilingan at meron silang tinatantanan. Pinoprotektahan. Oo nga pala, sorry na. So, yun. So, siyempre, hindi naman basta-basta matatanggal yung Senado. So we have to deal with it. Diba? Ako naman, nananaginip lang ng gising na sana ay matanggal ang Senado. Hindi, matatanggal yan kung magkakaroon tayo ng konstitusyonal na proseso ng pagpapalit ng konstitusyon, forma ng pamahalaan na maging unicameral tayo. By the way, yun, ina-announce na namin in advance ni Chow. Hindi tayo mag-revgob ngayon, kahit yan ang mainit na issue. Kasi yan yung pag-uusapan natin next week.
Anong bayan na web gov na yan? Ikakabit namin kay Gat Andres Bonifacio. Kasi siya yung unang pangulo ng revolutionary government. 1896 yan. So, hindi namin pag-uusapan. Birthday niya yan ni Loding Andres Bonifacio. So next week namin pag-uusapan yung rev. So, ibig sabihin, mas malalim mong tinitignan. Hindi lang yung sasabihin mo na kung hindi qualified o hindi si Moka o si... Sino itong spokesperson ng pangulo? Kasi ganito kasi... Si attorney ano? Kami Moke. Kasi sa totoo lang, iba na rin ang panahon ngayon eh. Kasi nung unang panahon... ang last nga dito eh, ang last dito sa old school na to ay si Joker Arroyo, ang namayapang Joker Arroyo. Kasi si Joker Arroyo, wala nga siyang staff eh. Sabi ni Joker Arroyo, siya ang gumagawa ng lahat ng research niya. Alam mo yon, so yung mga interpellations niya sa Senado at saka dati sa Kongreso, kasi naging congressman din yan. Wala siyang staff siya mismo, binabasa niya yung mga panukalang batas, tapos siya mismo yung nagki-criticize. Pero sa panahon ngayon, hindi na ganoon eh. Madaming researcher, madaming staff, In fact, ewan ko kung meron pa talagang senador na siya mismo yung nagsusulat ng batas. Parang ano yun eh, yan yung mga katulad ni Sotero Laurel nung unang panahon. Diba? Sila talaga mismo. Alam nyo, ang mga office lang na halimbawa yung panahon ni na Grand Old Man, Senator Lorenzo Tanyada at sina ano, cubicle tol ang kanilang mga offices. Wala parang ganito lang. Eh. Hindi siya yung parang ngayon na hiwa-hiwala yung kwarto. Wala na silang staff eh. Oo. So, nagkakasya sila actually dun sa House of Legislature, House of Congress at saka House of Senate pa yan. Ha? Maliit yun, di ba? Maliit na maliit yun. Sana makapunta sa National Museum. Sana makapunta yung mga kababayan natin. So, anyway, so ang ako naman, parang ang iniisip ko naman, hanggat hindi pa nangyayari yan. Ako kasi, kung yan ang gusto ng tao, mawala ang Senado, syempre malalaman natin yan doon sa proseso na ating iniratan. So, yun. Pero, ako lang, mas concerned ko talaga yung inilalagay natin. Kung may Senado man o wala, kung sino yung ibinoboto natin kada eleksyon, mahalaga. Yun nga yung point ko eh. Na binubusisi natin yung mga qualifications. Yun nga yung point ko eh. Kasi tinitira nila si Manny Pacquiao, halimbawa. Di ba, no? Dati, sila Lito Lapid. Sila Jaworski. Tinitira nila yan na hindi qualified, no? Na hindi, walang karapatan maging senador. Actually, ayaw ko nga, hindi nga ako nag-a-agree doon eh. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, no? Tapos na yung panahon nila Joker Arroyo eh. Tapos na yung panahon nila Salonga. Tapos na yung panahon nila Lorenzo Tanyada, nila Pepe Jokno, nila Doy Laurel, nila Teroy Laurel. Tapos na yung panahon ng mga yan na sila talaga mismo yung nagtatrabaho. Sila mismo talaga yung nagsusulat ng mga batas na sinusulat nila, di ba, no? Ngayon, ang nangyayari na lang talaga, yung mga senador natin, nandyan na lang sila kasi sila yung mga recognizable faces, pero ang nagsusulat, mga abogadong staff. Iba mga abogadong staff. Yung iba nga hindi nga abogado eh. Aminin, hindi naman kayo yung nagsusulat ng batas. Pero ito mas ang ano ko nga dyan, ako mag-agree ako dun sa naminig ko kaninang statement ni Senator Trillanes. Alam mo, kahit dilawan ako, I rarely agree with him. But I will agree now, no? Kasi ang sabi niya sa akin, kasi tinanong siya, alam mo naman ang mga press natin, mapangantsaw, tinatanong, paano ba kung maging seatmate mo si Moka Uson? Di ba? Ang sagot na kasi Trillanes siya, tapos Uson, magkalapit yung ano eh. Ang sinasabi ni Trillanes, kung yan ang gusto ng tao, so be it. Diba? Pero hindi sila magiging seatmate. Kasi si Trillanes ay last termer na si Sunny. So, kung gusto ng tao, okay lang na maging senador sila. That's why ako wala akong pakialam kung sino yan eh. Maski si Manny, hindi ko tinitira yan for qualifications eh. Pwede kong tawagin ng mga senador ng mga ulul, alam mo yon, pero hindi ko ni minsan kino-question kung bakit sila nakaupo. Oo, yung qualifications kasi nila. Kasi tao ang naglagay. Merong wisdom, no? Sabi nga doon sa national anthem ng Russia, di ba? Yung ancestor given people's wisdom. Parang may ganun din ng Pilipino eh, na may nakikita tayo sa mga hinahalal natin. Just the same token na I don't always agree with the president,
But I will not ever, ever question the mandate that first, he should remain there for 6 years because that is the wish of the people. And number two, na sasabihin ko na hindi ko igagalang yung office niya kasi tao ang nagbigay sa kanya yan. But it is my right to criticize him so that yung freedom of expression natin, nasabihin kung ano yung nakikita natin na pwede niyang gawin. Pero nun ka, nasasabihin mo na dapat yung mga hinahalal natin, eh tinatanggal lang natin dahil gusto natin. That's why ako, halimbawa, mga senador na ganyan, no? Hindi na ako based on qualified ba ito, dapat ba itong maging senador o hindi. Namimili na ako kung sino yung gusto ko. Yung gusto talaga, yung meron. Yung gusto minsan may ganun eh, yung magaanang loob mo. Sa totoo lang, ano, may ganun. Tsaka may kanya-kanyang rason. Halimbawa, gusto ko maging senador si GMA. Kasi bakit nga? Hindi ba naging presidente na siya? Di ba corrupt daw siya? Hindi naman. Hindi yon. Ang si GMA, ang naging problema lang niya, nung presidente siya, napaka-unpopular niya. Therefore, may corruption din yung mga nakapaligid sa kanya. Yun yung pinapaliwanag ko. Unpopular si GMA, that's the reason why marami siyang pinagkautangan. Ayun nga, naging indebted siya. Oo, so lahat ng mga pinagkautangan niya kailangan bayaran. That's the reason why itong mga pinagkautangan niya na naniningil na, kaya nga sinasabi niya si Neri, moderate their greed. Diba, no? Kasi nga, walang choice si GMA kung hindi magpakanda bulag kasi nga magbabayad siya ng utang eh. Kaya ang gusto niya na lang mangyari, sige, bayaran ng utang yan, pero i-moderate yung kanilang greed. So, diba, GMA, gusto ko yan kasi personally, gusto ko yung work ethic niya, gusto ko yung mga yung output niya, yung kanyang mga batas na naiisip, maganda, no? So, iboboto ko yan, no? Well, si Harry Roque, no? Si Harry Roque, magaling na abogado. I'm sure makakaisip yan ng mga magagandang batas. Pero ayoko kay Harry Roque personally. Kasi talaga kahit Duterte-tard ka? Oo, nasabi ko na yan eh. Kasi Harry loves Roque more than the Philippines eh. Sinabi, hindi ako nabibiro, totoo yan. No, feeling ko si Harry, mas mahal ni Harry si Roque kaysa ang Pilipinas. Harry loves Roque. Now, sinabi ko na rin na si Mocha, hindi ko iboboto. Kasi pang executive, hindi siya pang legislative work. Feeling ko hindi siya nababagay doon. No? Hindi ko sinasabing hindi siya qualified, pero parang feeling ko mas bagay si Mocha na nandun sa executive branch. Ano mas Duterte? President Duterte, nag-congresista yan. Ay, hindi pwedeng senador yan. Nag-resign nga sa kongreso, hindi na nag-attend. Nabuisit nga siya sa kongreso. Nabuisit siya sa kongreso. Na-bore. Wala siyang time makipag-diskusyon doon, di ba, no? Hindi siya, ano. So, yun ang basis ko ng pagboboto. No? So, yun na, klaruin natin, ha. Unang-una, ayaw ko sa Senado, no? Eh kaso nandiyan yung Senado at kailangan bumoto. So, boboto ako not based on qualification kasi I think qualification is stupid, no? Hindi ako bumoboto based on qualification. Bumoboto ako because I like this person because of this reason. Pero hindi din yung reason na yun, yung reason na binigay ko kay GMA, hindi ko gagamitin para kay Harry Roque. Yung ginamit ko para kay Harry Roque, hindi ko gagamitin para dun kay ganyan. Ibig sabihin, namimili ako ng iboboto ko for different reasons. And you put them, yung kumbaga, you hindi isa yung yardstick mo ng qualification na ganito lang. You on their own merit, you treat them. Bawat isa, iniisa-isa ko yan kung gusto kong iboto o hindi. Well, ako naman, ayoko na humaba to kasi kung sasabihin ko pa kung sino yung gusto ko, ayaw ko. But basically, tama si Van doon eh. Kung nag-agree ako doon na, for example, si Senator Miriam Santiago, I might not agree with a lot of the things that she was saying before. Pero lagi ko siyang inilalagay sa Senado. Lagi kong ibinoboto si Senator Santiago when I can sa Senate. Bakit? Kasi una, naniniwala ako na hindi dapat pare-parehong isip ng mga tao sa Senado. No? So dapat mayroong nagtutunggalian kasi pag nagtutunggalian yung tao, hindi away ha, tunggalian ng ideya ay nagkakaroon ng mas magagandang mga panukala. So, doon ko nakikita si Senator Santiago. Siyempre, isa pa yung matapang siya. So, ano man yung tindig niya, nung pro-GMA siya, ayoko siya. Nung pro-ERAP siya, ayoko siya. Pero, at least,
tinitindigan niya. Hindi siya basta-basta nagpapalit ng, I mean, hindi siya basta nagpapalit ng stand. Basically, kung ano yung tingin niya sa isang bagay, yun at yun. No, although nagpapalit din siya ng kulay politika, it's really based on yung principles. So, ano natin? Reception natin. Mga halodi. Okay pa ba, no? Minsan nawawala, minsan ano, no? Minsan lumalabo, minsan malinaw. Sa akin eh. Anyway, at least medyo nagaano na. Oh, yun. So, basically yun. So, ayun, puntahan na natin yung ating topic. Ang topic kasi natin ngayon, bakit, alam nyo, marami nang nagagalit dito, no, kung bakit to ako nag-yellow, no? Una sa lahat, hindi, meron naman, pero una sa lahat, talagang yellow time po talaga ako. Pangalawa, no, hindi lang po yan ang isusuot ko. Actually, marami akong isusuot kasi ang ating topic ngayon ay positive messaging. Okay. Sige, background, ano yung background? Background, ganito. Actually napulot ko ito kay ano kay Professor Tonton Contreras. Thank you, Sir Tonton. Dating dekano ng kolehiyong ito, Liberal Arts. Binabati ko si Dr. Contreras. Bakit? Maganda yung ginagawa niya na nagpe-Facebook live siya. Nagpe-Facebook live na. Nagpe-Facebook live siya. Actually matagal na silang nagpe-Facebook live, pero ito tumutugon siya sa current issues of the day. At ginagamit niya yung kanyang training as a political scientist. Tapos so nagpe-Facebook live political science dahil siya ay political science professor. Tsaka sinisimplihan niya yung paliwanag. Halimbawa, yung Rev. Gov yata, meron siyang broadcast dyan. Tapos kanina, hindi ko na napanood kasi may klase ako. Pasensya na siya, may klase ako kanina. I think, federalism yata yung pinag-uusapan ni Professor. Panoorin niyo po yung mga ganyang mga palabas kasi lumalawak po yung ating mga pananaw sa politika, sa ating mga paniniwala, no? Kung nanonood tayo, ano man yung kulay politika niyo? Hindi, so ano yung sabi ni Professor Tonton? Makinig ka lang, matuto ka lang, hindi ka automatically mag-agree. Oo. Kahit dito sa Dulotan, hindi naman kailangan mag-agree kayo sa amin, no? So makinig ka lang. Okay, so pinost ito una ni Dr. Contreras. Hindi ko alam kung pinost niya o nagbalitaktakan kami minsan. Basta nabanggit niya na ang gusto niya daw sa mga Marcoses, particular na siyempre kay Apo, no? Ferdinand Marcos. Ferdinand A. Marcos. Ang nagustuhan niya daw, parati daw positive yung messaging ni President Marcos, no? Kasi una, halimbawa, yung una niyang inaugural address, yung mandate for greatness, yun na nga, I will make this nation great again. Kahit yung martial law niya, sinugar coat niya yun ng positive messaging. Positive yung tinatawag messaging. Na, I know that opportunity has been knocking at that door for a long, long time. For the Filipino people. To rise up on their own and build a new nation. And build a new country. Wag na tayo mag-duet dito. Ano? Kagaya ng duet na ginawa ni Imelda Marcos. Sabi ni Puta! Ayaw ko maging Imelda Marcos dito. Minamahal kita. Di ba? Pero sabi ni Marcos, build a new nation, a new country, and a new people in this new society. So yun, positive messaging. Tapos yun nga, kasi inulan na si Marcos ang problema. Inulan si President Marcos ng criticism. Nung natanggal siya, nung pinalitan siya ni Cory Aquino, pinaulanan ng banat kay Pangulong Marcos na napaka-ironic kasi si Ninoy Aquino, eh siyempre si Cory Aquino na naging presidente 86, hindi naman aksidente lang naman yung pagiging hindi siya talaga opponent ni Marcos per se. Si Ninoy talaga yon. Aksidente lang naman yung pagkakakandidato niya ni Cory, di ba? No, na-realize kasi nila na sobrang lakas ng pangalan, sobrang bango ng pangalan ni Ninoy Aquino after niya ma-assassinate nung 83, di ba? No? So pwedeng maipasa yon sa asawa, di ba? No, kaya kumandidato. In any case, Ninoy Aquino, in fairness to him, ha, pagka pinakinggan niyo yung mga speeches niya, nasa YouTube naman itong mga speeches niya, lalo na yung mga speeches sa Windsor Ebel Theater noong 1981, napakaganda ng speech.
May mga banat sa kay Marcos. Definitely. Boy, siyempre, hindi naman pero, iwasan. Pero marami siya maganda yung mga sinabi doon. Bago dyan, parang doon low-tired din si Ninoy eh. Kasi nag-i-inject siya ng humor, ng jokes. Bumabanat siya sa dictatorship kasi, alam mo, hindi naman niya maiwasan kasi kinulong yan eh. Pero yung meron siyang plan for the future, meron siyang sinasabi tungkol sa Christian Democratic Socialism. Pakinggan niyo yun, ano? May kahit sabi ko nga, may konti. Nung pinlay ko yung video na yun, huwag niyong isipin si Ninoy Aquino siya. Huwag niyong isipin. At makikita nyo na may tama sa sinasabi niya about... Bumabanat siya ng learn from the lessons of history. May yes. Mga ganun. May mga ganun siya mga messaging. Saka yung, ito pa yung messaging niya. The Filipino is worth dying for, di ba? So, pag kunwari, meron kang criticism, pero medyo inaangat mo in the end, in a higher plane yung discourse, into something that would elicit greatness. Yan yung positive thinking. Ang message niya ni Ninoy Aquino noon kay Marcos is bumaba na siya sa pwesto para hindi masira yung pangalan niya. Yun yung sinasabi no na actually totoo nga yan. Yung sinasabi niya doon sa speech doon sa ano eh sa habang may chance ka pa, no? Ito yan. There's never been a single dictator in history that has lived forever. That's why I tell Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. Correct. Yeah. Yan ang mga messaging niya. Yung mga messaging niya na tipong, bumaba ka na, patatawarin ka naman ng bayan, ganun-ganun ang mga messaging niya. Kaya lang nawala yung positive messaging na yon. Mm-hmm. Siguro hindi rin naman natin masisi si Tita Cory kung bakit ganun. Kasi, doon kami mananalo. Dahil nga, yung resentment din nung hindi naman mas, pero yung maraming Pilipino ay nandun na. That's the reason why, ito din nga, sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Duterte, si Duterte mismo, bihira mag-negative messaging eh. Diba? Bihira mag-negative messaging. Talaga? Yung papatay niya yung mga addict, hindi ba negative messaging para sa iyo? Sa mga kriminal, pag narinig nila, negative. May qualifier naman yun eh, di ba? Sinasabi niya sa mga kriminal, sa mga addict, tigilan na nila yan. So, pag hindi nila tinigilan... Ito na yung huling Merry Christmas niyo. Kung hindi nila tinigilan at manlalaban sila, In fairness naman, sa mga speeches parating niya. Parating naman, pag tinignan mo naman yung speeches niya, parating niya naman inuulit-ulit yun eh, na magbagong buhay na sila, ganun-ganun, no? So, ako, sa nakikita ko, hindi mahilig mag-negative. Colorful yung language ni President Duterte kapag nagre-react siya sa mga issues, di ba, no? Pero pag siya mismo ang nag-ano, ang ganda ng message niya kagabi, nung nandun siya sa may Taguig, yung pinararangalan yung mga... Ay, di ba yun yung sinasabi niya na make me a hero, ganun? Yung parang assassin, ano, parang kill me now. Because I want to be like the heroes here. Parang ganun, heroism yung topic niya eh. Pagkatapos, bukod pa dun, pinaliwanag niya kung bakit nagtagal yung, Marawi. Ang ganda ng paliwanag ni Pangulo doon sa bakit nagtagal yung Marawi. Sabi niya, marami daw, 2.5 million, ewan ko kung accurate tong number na to, no? Pero sinabi niya, million-million daw ang mga Pilipino na nasa may Middle East. Mm-hmm. Parang, nung sinabi niya yun, parang napaisip ako, tapos dinugtungan niya, ganda ng paliwanag, sabi niya, that's why dinahandahan niya yung mga Muslim doon sa may Marawi tsaka yung mga mosque at saka yung ibang mga Islamic symbols kasi ayaw niya magmuka na pinupulbos yung mga Muslim. At saka inaatake yung Islam sa may Mindanao kasi nga sabi niya baka gantihan yung mga kababayan natin na nasa mga bansang Muslim. Napakaganda. Bigla ko na-realize. Oo nga, no? Diba? Kasi, ang
kita mo yung lalim ng pag-iisip ng Pangulo, di ba, no? Nakikita niya na yung ginagalaw niya, ginagawa niya dito ay may implication somewhere else. That's why, even na matapos yung, ano, yung Marawi, hindi siya celebratory, di ba, no? Mm-hmm. Hindi siya, pasensya na, Pangulong Erap, no? Pero sus Diyos ko naman. Mm-hmm. Noong nakuha mo yung Camp Abubakar, noong 1999, tapos kumain kayo ng kumain kayo ng lechon, ng lechon doon, nakunap. Ah, lechon pa? Lechon ang kinain nila doon sa loob. Ah, talaga lechon? Oh, goodness. Eh, talagang bababoy yun. Hindi pwedeng kumain ng baboy ang mga Muslim. Hindi, ano. So, makikita mo, may mga negative na mga imaging, negative na messaging, tapos meron din positive. Na tipong, kahit na binakbakan nila yung Marawi, ang messaging pa rin nun is, hindi ito... Hindi ito laban sa Muslim. Oo. So yun yung ano, yun yung mga na-appreciate ko. Yun yung mga na-appreciate ko na may na ano na tipong parating ang messaging parating ng pangulo is ginagawa ko to para sa future ng para sa mga kabataan Pilipino, para sa future generations of Filipino, ganyan ganyan, 'di ba? Alam, medyo combative siya na tipong pagka ano yan, do not something my country, do not kill my... Ano ba yung sinasabi niyo? Do not destroy my country or I will destroy you. Diba? Diba? Parang ganun yun. Galit lang siya, pero actually positive yung message. Positive. Yun, positive so, message. Ibig sabihin, yung anger, pwede rin positive yung maging impact. For example, babalikan ko yung... Ano, para kasi gusto kong ma-full circle din tayo. Babalikan ko yung pagdating ng EDSA Revolution, 'di ba? So, meron kang pinatalsik, 'di ba? Pero ang ano ni Cory no, na after patalsikin, meron siyang speech na sa video na sinabi niya na let us be magnanimous in victory. What is the meaning of being magnanimous in victory? Oo, nanalo tayo, pero hindi ibig sabihin yayariin natin yung mga naiwan dito na mga naging kakampi ni President Marcos. So, ano yung implication nun? Kasi, bakit si Marcos hindi pinayagang umuwi? Meron niyang dahilan. Kasi nga, kung nakuha na ni Cory yung power, maaari kasi na kung nandito pa si President Marcos, makapag-regroup, makapagkuha ng puwersa, at pwedeng matapol. And in fact, maganda sana yung positive messaging. Kasi, alimbawa, andog ng Pilipino sa mundo. Yeah, pag tinignan mo yung song na yon, hindi siya basically, may sinabi na huwag muling payagang umira lang. Dilim, may mga ganon. Pero yung karamihan ng song ay paano tayo magbabago ng mapayapa, paano yung pagkakapit-bisig libu-libong tao, kay sarap palang maging Pilipino, kapit-bisig madre, pari at sundalo. So yung mga ganyan, na ito yung handog mo sa mundo na pwede mong alternatibo, na ginaya naman ng mundo. Kaso, syempre, tinira din ang tinira ng kukuro-kuko, yung mga kudeta si Tita Cory. Kaya yung positive messaging niya, hindi niya maituloy-tuloy. And in fact, pagka syempre, pag natalo na pulbus na niya yung mga rebelde, at yung may kuden na mga pro-Marcos, no, gustong ibalik si Pangulong Marcos, eh ang nangyayari ay negative ulit yung kanyang messaging. So, pero syempre, aalpas lahat yan sa panahon ng, ano, no? Ng isa sa mga Lodi. Isa sa mga Lodi. Watch the point, watch the beep. We have no more beep. We have only peace. So therefore, peace with you. All Filipinos. Fellow countrymen. Diba? Ano mo ginawa ni Pangulong Ramos? Yun ang yun ang maganda. Ako, hindi ko na lang nagugustuhan si Ramos ngayon. Kasi umi-epal pa siya ngayon. Diba? Kahit na pro-Duterte siya? Hindi. Lahat imi-epalan niya eh. Mm. No? Mas maganda siya nung presidente si ano si FBR. Kasi noon, connected nga siya kay Cory, no? Dinala siya ng mga dilawan sa kapangyarihan. Mm-hmm. Pero hindi niya rin talaga masyadong pinlay up yung connections niya doon. Doon sa EDSA, actually. Nag-reach out din siya doon sa kabila. Well, diba, no? Merong ano yan, merong din history yan. Sila, ano, diba? Nakauwi si na Marcos. Mm-hmm. No? Si Imeldan umuwi na panahon ni Cory. Mm-hmm. Pero yung katawan ni Marcos nakauwi dahil kay FBR. No? May konteksto yan. Kasi si FBR, minority president, hindi siya nanalo in a large margin. So, hindi pwedeng napakayabang mo. Mm.
No? Si Mamos, joker, player, pero yung messaging niya, hindi mayabang. Nag-reach out siya sa mga kalaban niya, and in fact, sa pag-reach out niya, dito naging key si Joe De Venecia. Kasi si Joe De Venecia nasa Congress. Yung kalaban ni FBR, nakasama niya yung laban ng Demokratikong Pilipino. Kaya yung lakas from, ano yan, lakas ng bayan yan, lakas, CMD, no, lakas NUCD, National League of Christian Democrats, at saka United Muslim Democrats of the Philippines, at saka yung laban ng Demokratikong Pilipino, nagkasama at nagkaroon nitong tinatawag na Rainbow Coalition. Marami pa, pati nga NPC pa, at saka mga dami. Coalition. So, pag nakita mo yan, at tapos, ang nakakatuwa dyan, si Joe DB ang magaling sa pag-union. Coalition builder. Anong nangyari dyan? Dahil dito, panahon namin to eh. Kasi ba mga titos and titas of Manila na kami. Hindi ako, pinag-aralan ko na lang to sa kasaysayan eh. Sinungaling! Ang sinungaling nito! Fidget spinner ang inabot ko eh. Sinungaling! Tuloy. Dali! Yung sinasabi mo, panahon mo. Yung panahon namin, bata pa ako noon, pero malay na ako doon sa mga nangyayari. Si Duterte kasi ang una kong binoto eh. Sandali. Di ba pag nakita nyo yung panahon ni FBR, walang masyadong tumitira sa kanya politically. So ang nangyari, nagkaroon na ngayon ng positive messaging from everyone, Philippines 2000. Di ba? Yung kanyang medium term Philippine Development Plan. Di ba? Philippines 2000. Tapos ang kanta pa nun, kaya na, kasi di ba lagi niyang sinasabi, kaya natin to, di ba? Ang kanta nun namin, memorize ko pa eh, kaya natin to, sumulong ka dakilang bayan, kaya natin to, di ba? So paulit-ulit yan, Pilipino tayo pare, no? Et cetera, et cetera. So pag nakita mo yung ganyang messaging, positive, parang susulong na tayo, and in fact, yung ekonomiya natin nun, maganda. Hmm. Si FBR ay hardworking president, marami siyang mga proyekto, no? Yun pa, isa, napakaganda ng message na yon, yung rolled sleeves niya. Kasi ang message nun, magtrabaho tayo. Yun nga, syempre, ang nangyari lang dyan, yung Asian financial crisis, napigilan sana yung maganda na nating take off. No? Mm. Ang tawag na sa atin doon, Tiger Cub. Yan, kasi yung ekonomiya natin medyo lumalago na. Kaso nagkaroon ng Asian financial crisis, so, ito yung chance ngayon for Joseph Estrada. Na matagal ding naging, kahit si Joseph Estrada, binigyan ng trabaho ni FBR as crime czar. At nakapagpakita ang gilas ng todo si Joseph Estrada. Medyo natakot na yung mga sumunod na presidente na gawin yun, na makapagpakita ang gilas. Kasi nga, yun yung nangyari. Natalo si Joe De Venecia, na kandidato ni FBR, kay Joseph Estrada, na nakapagpakita ang gilas. Speaking of vice president, ito din, di ba? No? Medyo, so, alam mo... Kaya natin to. Speaking of vice president, hindi din maganda, naging napaka-acrimonious din nung relationship ni Tita Cory, tsaka ni, ano, ni Vice President. Yung kay Doy Laurel noon, no? Kaya nangyari, hindi ko na ano eh, hindi naman ako eksperto dyan sa dalawang yan. So, hindi ko na malaman kung sino ang unang tumira kanino. Pero tinawag ni Cory Aquino kasing langaw yan si ano eh. Si Doy Laurel. So, yun. May ganon. Pagkatapos, si Doy Laurel din naman, nilabas na nga yung letter, no, na medyo very critical. Nung nagre-resign na siya sa gabinete, tinitira na niya si President Cory. So, they had a fallout. Yun yung nagiging ano. In fact, ang lumalabas nga, ang medyo gentleman ng konti, ng gusto pala, hindi lang konti, yung Binay, alam mo, for the most part, na nahimik lang talaga siya nung President. Nung panahon ni Noy-Noy. Nung bandang huli na lang, kasi papalapit na yung election. At gusto niyang kumandidato. Alam na ng lahat na kandidato siya. So sinimulan na siyang tirahin ng ng mga yellows. Ni Aquino. Yellow din naman si Binay. Actually, mas original yellow yun. Tinira na siya ng mga bata ni Noy-Noy tsaka ni Mar. No? Saka naglabas na rin medyo bumabanat na rin si Binay noon. Pero in general,
very ano siya, very hindi siya critical of Noynoy Aquino, Di Mano, basically just, you know, performing yung mga ceremonial functions, yes, not making a big fuss. Alam nyo, nung una galit din ako dito kay Jojo Binay eh, no? Pero bandang uli nung hindi na, nung wala na siya, nung retire, itong retired na si Jojo Binay, alam mo nagbabago yung tingin ko sa kanya eh. Nagbabago yung tingin ko sa kanya. I'm beginning to appreciate him si Binay more, no? Lalo pat pag kinumpara mo siya dito sa bagay, malapit na rin matanggal to eh, no? Yung Peking bakit kailangang ikumpara? Ano nung ginagawa ng ating vice presidente? Nananahimik din ang ating vice presidente. Oh, si Bongbong tahimik. Yung peke po tiyang ingay nga. Hindi peke. Puro tira na nga lang gawin. Nung martial law proclamation ni Pangulong Duterte, hindi siya tumira. Ang sinabi niya agad, magtiwala tayo sa ating Pangulo na alam niya ang kanyang ginagawa. Eh kasi nakita niya na napaka-popular nung martial law nung mga panahon na yun. Ano, not yet. A few hours. Oh. Hindi pa masyado. So yun. Nananahimik yung vice ha. Na nakikita namin bilang mga nag-aaral ng kasaysayan, no? Na ano din, medyo nagiging vile, sabihin na natin, medyo nagiging grabe yung tirahan sa yung messaging sa ngayon ba yan you're talking about now? Hindi lang ngayon, kundi sa politika sa kasaysayan. Sa politika. So actually kaya natin nililitaw ngayon kasi hindi na nakikita masyado that there was a time in each president's time na ang messaging ay positive. Yun nga ang pinupunto natin, Shao. Lahat naman yan sila eh. Maski yung Peking Vice President mo, Yung Vice President. May positive messaging din yan siya. Kaya lang kasi nangyayari, hindi lang naman ngayon, maski nung mga naunang presidente pa, parating nahahighlight yung mga maaanghang na mga sinasabi nila sa isa't isa. That's the reason why maganda, perfect yung panahon ni Ramos eh. Kasi perfect yung panahon ni Ramos, wala masyadong nagtitirahan nun. Now, by the way, hindi namin sinasabi na pag positive messaging ay hindi mo na i-criticize yung mga kalaban mo. Kasi si Ramos noon, marami ding nag-criticize sa kanya, di ba? Doon nga sumikat itong si... O, hindi naman doon sumikat. Pero doon nga nakabit yung Mr. Expose ni... Manong Ernie no, Maceda. Ni Manang Ernie. Manong Ernie Maceda. Diba? Kasi panay-panay din ang labas niya ng anomalya doon sa administration ni Ramos, di ba? No? Pero kasi di ba ang tawag pa nga kay Ramos, Fidel B. Ramos, biyahe. So, hindi naman ibig sabihin ng positive messaging eh hindi mo na i-criticize yung kung sino man, di ba? Pero ang sinasabi is kahit na nagki-criticize ka, nag-constructive criticism. Oo, kasi yung ano. May ang tawag natin diyan, yung complimentary sandwich. Ibig sabihin, tuitira ka, pero and probably in the beginning or the end or whatever, meron ka pa ring bawi. Diba? Na ang bawi mo ay positive, positibo talaga. Oo. Diba, no? Oo, positibo. Parang yan yung inaugural address. Sayang wala akong wristband, no? Hinahanap ko yung wristband ko eh. Ni Joseph Ejercito Estrada. Kasi ano ba yung sabi niya sa... Alam mo, tinira niya rin yung mga hoodlums and Rose. Diba? Saka hoodlums and Universe. Kasi sinabi niya, walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak, huwag niyo akong subukan. Diba? Pero, meron din siyang positive messaging, diba? Yung, ito na ang palaon ng basang Pilipino. Tsaka, walang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino. Ako po inilingkod, Joseph Ejercito Estrada. Diba? So, yun, ang nangyayari lang kasi is that, ang nangyayari lang is, mas na-highlight yung negative messaging kasi nga,
Ewan ko ba? At saka it sells eh. Parang sa news yan eh. Pag bad news, siyempre kaya yung TV Patrol, bias na bias kayo. Kasi kung puro good news naman yung ibabalita niya, tulad ng Channel 4, hindi naman kayo manunood. Diba? Ganyan yung problema dun eh. Saka yun nga, yung nagkakaroon kasi ng kwento kapag pinagsasabong mo yung ano. Parang nagiging exciting. Nagkakaroon ng kwento. So, mas ina-highlight ng mga tao yung negatibo kaysa okay. Doon sa ano, kaysa doon sa positibo. So, limbawa, siyempre, yung speech naman, yung mga speeches naman ng mga politiko in general, may katulad nga na sinabi niya, may konting tira yan, tapos meron ding mga positibong message. Kaya lang, mas napipick up yung tira kaysa doon sa ano kaysa doon sa positive messaging kasi mas controversial, 'di ba no? Plus ang gagawin ng mga ulol ng mga reporter diyan, ah Mr. President, sabi ng fake vice president ganito daw. Could you care to comment, 'di ba no? Mga ganun. Yes, so, parang ginawa kay Trillanes. Parang yung kay Mocha Uson pinapa-comment. Alam mo nangangantsaw lang. So yun yung ano. So pero hindi naman ang sinasabi nga namin ni Shaw dito is simula pa nung una mula kay Manuel Quezon, di ba no, onwards hindi nawawala yung positive messaging ng ano eh ng mga politiko natin. Bago natin conclude kasi pupunta tayo sa nagkaroon ng pagkakahati, di ba nung panahon ni Joseph Estrada. Alam niyo malalim yung pagkakahating yun kasi ang pagkakahating yun ay talagang majority naman talaga nung bumoto, no, or at least yung most of the voters voted for Joseph Estrada na napatalsik ngayon ni na Gloria. Di ba? So, again, nandyan din yung positive messaging sa EDSA DOS. Heal Ireland, di ba? Whatever. Tapos, ano nun, kaya yung ABS-CBN nun, alam mong bias din eh. Kasi ako eh pro EDSA DOS ako noon. Pero kaya natutuwa ako sa ABS-CBN noon kasi ang galing mo bayaning Pilipino, tapos pinapakita yung mga tao sa EDSA, 'di ba? At saka yung lipad ng tagumpay, yan, yung mga ads nila noon. Pero nakikita mo rin na ganito tayo, nagpinaglaban natin yung tama, yung ano. Eh kaso ang problema nga lang, naging napagaling ni Era, pinag-usapan nga natin kanina. He did not resign. He left the palace. So nagkaroon ngayon ng doubt of legitimacy kay Gloria Arroyo bilang presidente. Na ang si Gloria Arroyo dahil may doubt sa pagiging presidente niya. Yung messaging niya ganito eh, yung for it is now as the good book said, sabi niya sa kanyang inaugural address, a time to heal and a time to build. Yan. So sasabi niya because ano, isa sa mga platform ko ay ako ay presidente ng EDSA DOS at saka ng EDSA Tres. So ibig sabihin, yung kanyang presidency ay hindi niya sinasabing ay Duterte lang ang pwede dito. Kayong mga yellow tide hindi. Ang sinabi ni Gloria, kung si Gloria kayo ng presidente, ang sasabihin niya, ako'y presidente ng mga Duterte at saka ng mga yellow tide. Yan, underrated si ano, si GMA. Yun yung nami-miss ko kay GMA. Hindi ko gusto si GMA. Yung positive messaging. Pero kung titignan mo yung Ale, ganito lang yan. Oo, corrupt yung mga nakapaligid sa kanya. Oo, maraming corruption nung panahon niya. Galit na galit ako kay Gloria Arroyo. Pero, una, yung kanyang hands of reconciliation, totoo yun eh. Na ano na kayo ay tatanggapin una. Pero kasi kagaya din siya ni Ramos. Marami siyang pinagkakautangan. Si Ramos minority president din. So may problema din si Jimmy doon. Kasi hindi din masyadong malaki yung support. And popular nga. But ito rin yung Ale. Kahit na anong sabihin sa kanyang kritisismo, hindi siya nagpapakitang nasasaktan. Yung dignity ng office ay kanyang minintain at pagka nagdesisyon, ito naman ha, let's be fair about that woman, ano? Pag nagdesisyon, decisive. Etong SARS epidemic, pumasok, decisive. Ito ang Okud mutiny, decisive. War on terror, decisive. Yung, ano siya, yung mabilis magdesisyon at pag nagdesisyon, firm,
Di ba? At ginagamit yung necessary na mga instruments. Halimbawa, beautiful words, yeah, ang ginagamit talaga niya. No? State of emergency. Hindi agad red bomb. Di ba? Meron tayong rebellion dito. State of rebellion. State of emergency. Kung ano yung sistema, yun ang kanyang gagamitin. Ito, sorry ha, pero ang infrastructure projects, more than FBR, Cory, and Joseph Estrada, combine ang pinatayo ni Gloria sa infrastructure. So, yan yung masasabi natin na may positive messaging din talaga. And then, eventually, around the same time, no, panahon ni Gloria, medyo na negative lang sa corruption. Tapos nagkaroon ng, si, di ba, nagkaroon ng ano, no, na actually, this was also the time na medyo nakakalimutan na actually EDSA. Kasi bago na yung players eh. Meron akong ipapakita sa inyo. No? Ito yung hat na official merchandise ng nung 2008 ni launch. Actually, nandun ako sa launching, kaya nagkaroon ako nito. Yung I Am Ninoy. Kasi ang nangyari nila, dahil social media na nga yung nangyari, meron ng ano nun, Multiply, may Friendster. Gusto nila na si Ninoy i-reintroduce. Feeling ko, nung na-reintroduce si Ninoy, although positive yung message niya, kasi sinasabi niya, there must be and hindi dapat iisa yung leader, we must be many, because if there are many leaders, we will expedite the cause for freedom. Hindi maiwasan na pag hinighlight mo na parang t-shirt, na parang produkto si Ninoy, ay masasaktan mo yung mga Marcos loyalists. Kaya eventually ito nga yung tinatawag ko na simula, na pati yung Marcos na sa matagal na panahon, actually ito, anti-Marcos ako, alam ninyo yan. Pero for the longest time din, na nahimik sila. At ang pag nakita mo, ang lagi nilang pinapakita, positive nung kanilang tatay. No? So, whether you like it or not. Maski si BBM, yeah, saka si IMU, positive sa tatay. Napapanood ko yung mga docu nila eh. Parang hindi nila masyadong hina-highlight yung EDSA. No? So, ibig sabihin, yun lang nagawa ng tatay namin. Now, syempre, kaming mga yellow, parang meron din kaming gusto, no? At ang gusto namin eh, sana i-acknowledge. Medyo positive din yun. Kasi parang i-acknowledge mo para magkaroon ng healing. Kaso, ang problema nga, may politika. Kasi maganda sana yan kung hindi na tumatakbo itong Aquino. Eh, kaso, tumakbo ulit si Noynoy. Tumakbo si Noynoy na pagka-presidente. Diba? So, ang nangyari, eh, combative na naman. Kailangan i-highlight sila. Eh, i-highlight din yung mga kalaban nila. Na, ito sasabihin ko, Van, ibang-iba doon sa kung paano na may rehabilitate si Elpidio Quirino. Kasi, nung 125th anniversary ni Elpidio Quirino, no, tandaan nyo, is one of the most maligned presidents, probably the second president na maligned. Marcos was the first, no? Pero, ang campaign na to show Quirino na, oo, meron siyang mga pagkukulang, pero ito yung kanyang nagawa, no? Alam mo, ang isa sa nagpabagsak kay Quirino ay yung kanyang anak-anakan na si Ramon Magsaysay. Pero sa mga campaigns, hindi tinira kahit kailan si Magsaysay. Kahit yung treatment ng pagtataksil ni Magsaysay kay Quirino ay napaka well-handled dun sa mga documentaries, dun sa mga books. So, ano yung sinasabi natin dito? Hindi natin sinasabi na huwag kalimutan yung maling nagawa. Kahit kay Marcos, huwag kalimutan yung mga maling nagawa. Pero, kahit kay Cory, di ba? May mga kapalpakan, kahit kay FBR, kay Gloria, sa lahat. Pero, mas maganda rin na hindi lang yun ang focus. Matuto tayo dun sa tamang ginawa nila at dun sa tamang mensahe nila. So yun. Kailangan matuto ka doon, yung kritisismo mo, hindi ka tumitigil sa kritisismo. Kung hindi, jump off point mo yung kritisism para merong positive outcome yon in the end. Pero ako, dito ko gusto mag-end, Chawa. Sige. Okay, sure. Ang lumalabas nga kasi is, hindi naman din natin nga alam kung ang talagang nasa likod ba nito ay yung mga principles nila, no? Pero ang lumalabas kasi, ang vileness ay nanggagaling sa mga supporters, hindi nanggagaling doon sa principal mismo.
At, mm-hmm. at inoobserbahan ko yung social media ngayon, naiintindihan ko eh. Kasi ang tawag ko nga dyan, nasa trenches yung mga social media. Nandun sila sa front line. Oo, kumbaga parang sa trenches, sa front line, sa main battle area, talagang matindi ang bakbakan dyan eh. Parang diba? Yan eh, kung yung mga general, ito yung big picture, positive messaging. Mm-hmm. Pero kapag ka naglabanan na kayo kapag sa ikaw, ordinaryong sundalo. Agatan na yan, di ba? Saksakan na yan, no? Pero basta, alam mo, hindi nangyayari ito, although hindi ko na masabing hindi nangyayari. Kahit panahon ni Cory, di ba nung panahon ni Cory, yung mga abandonados, di ba nagbabat, wala pang social media nun. Ang nangyayari ngayon, sa social media lang tayo nag-aaway. Ito yung tandaan ninyo. Nung first weeks ni Cory Aquino, first months ni Cory Aquino, nagbabatuhan dyan sa may Luneta, malapit dyan sa may Mabini, yung mga supporters ni Marcos at ni Cory. Madala silang magbatuhan. Ito nga ngayon, nagbabatuhan na lang tayo sa social media. Yun naman yung naisip ko eh. Dati toxic na toxic ako sa social media. Pero noong naisip ko na baka itong murahan natin, at least dito lang tayo nagmumurahan. Walang major na nagbatuhan. Panahon ni Erap at ni Gloria, nagbabatuhan ng mga supporters. Ngayon hindi, meron bang ganyan ba na merong pinatay na supporter? Meron diba? Sabi, magbabato ng halo blocks. Nasaktan na tayo, di ba? Nasaktan na tayo, di ba? Wala naman nangyari. Oo. Hindi, pero kung titingnan, sabi nga sa akin, di ba, nung mga pro-Marcos, eh, gusto daw akong paluin ng takong, eh. Ng bakya, eh. Imelda. Oo, bakya daw, eh. Walang mga, bakya si Imelda. Walang bakya. Pero kung yung mga may gold o diamond studded, yung papalo ka, brother. Ako nasasalunong. Kunin natin. Ay, alam mo, bago tayo magtapos dito sa topic natin, napansin ko, yellow na pareho yung sinuot ko. Nagagalit na po yung mga kasama natin, kaya mabalansin ko na lang. Sige, blue. Bakit yan. Naman eh? Ganun talaga. Blue. Eh. Oh, sige. Sa'yo niya, masyadong parang mga kababayan, parang masyado kayong matagal na nasa trenches na. Alam mo yun? Oo, mag-party naman tayo, no? Kaya okay yung titas and titos of Manila, eh. Classic pare. Kasi parang medyo napahinga tayo ng konti. Pahinga ng konti. Alam mo, maraming mga nagre-reklamo na sinasabotahe ng classic pare, titos and titas. Baka dilawan niya. ako wala na akong pakialam kung sino ang may pakanan yan. Maganda rin na magkaroon ng konting pahinga doon sa mainitang bakbakan. Hindi, kasi yung iba talaga, di ba, parang buhay na nila. Minuminuto ang post nila tungkol kay Duterte. Uy, mag-post naman kayo tungkol sa mga sarili ninyo, no? Sa mga ginagawa ninyo, no? Kasi, yun na nga, totoo yun, may pinaglalaban po tayo. Yellow, Duterte, whatever, no? Pero, again, minsan mag-breathe tayo ng positivity. Kasi kahit yung mga dala-dala natin sa combat, yung mga ating mga bituin, kung sino man yung mga yan, may dala din silang positive message. Eh. So, kaya paminsan-minsan, ano din, purihin din yung kalaban. Wala namang matinding kawalan yan. Oh, walang mawawala sa'yo. In fact, may magigain ka nga kasi pinapakita mo na hindi ka talaga rabid, hindi ka talaga mindless na yung ulol, kasi ang ulol, ang ibig sabihin ng ulol, wala na sa tamang katinuan di ba, no? So para mo din kahit paano may pakita na hindi ka ulol, paminsan-minsan give the other side yung their due, yung nung gala dinner, napansin ko medyo tahimik yung dilaw ng panahon na yon. That's why ako, sinabi ko na nagpapasalamat ako sa kanila at alam mo yon, ginalang nila yung yung gala dinner na hinost nung bansa. Di ba no? Trillanes, alam mo ha, during the ASEAN Summit, the whole time tahimik yung tao. Tahimik siya. So, kahit paano, huwag nyo nang masamain yun na kung ano-ano pa yung masasabi. Maganda na rin yung resulta eh, no? Na, alam mo yun, ito tayo, nag-host tayo ng ASEAN Summit, tapos medyo nabawasan yung mga
anti-president na mga comments. Ako, pinapuriyan ko din sila doon na tumaas ang pagtingin ko sa mga dilaw noon kasi at least kahit pa paano, pinapakita nila na medyo mamamahinga din sa politika kahit pa paano kung ano yung bansa ang nakataya. Pero siyempre, huwag nyo nang asahan na the whole time ay mananahimik sila, di ba? No? That's too much. Pero yung one day na yon na nagkaroon ng parang unofficial ceasefire na yon, alam mo, natuwa ako. Kasi bansa natin to eh. Yung APEC Summit, pag nag-succeed si Pangulong Duterte, success natin yun. So, paminsan-minsan, ano, magpahinga sa trenches, mag-positive messaging kahit sa kalaban. Saka, ako yung ebidensya, Van. Ako nagpapasalamat ako. Ayoko naman maging sobrang presumptuous, Van, ano. Pero, feeling ko, ako yung ebidensya na kung pupurihin ko paminsan-minsan yung kabila, ako, actually, sa totoo lang eh, complimentary sandwich din ako kung magkomento eh. Ito yung ayaw ko sa inyo, pero alam nyo, ang nakita ko, eh, lagi nyo akong sinasabihan, ako ang paborito nyong yellow tie. Ako ang yellow tie, kahit ganito yung suot ko, kaya nyo akong pakinggan. Ayaw nila akong makita kasi nandito yung mukha ni Tita Cory, no? Pero, kaya nyo akong pakinggan at sinusuportahan nyo ako lagi. Kahit yung mga katulad ni Totoy Comes na talagang makikita mo na ang kanilang pagka-Duterte ay masindi, pero may respeto sa akin. Alam nyo, pinasasalamatan ko yun at nagpapasalamat to ako sa suporta. Ang laking bagay po sa akin na may mga katunggali ako sa politika na nagsasabi sa akin na nire-respeto nila ako pag pinakikinggan nila ako. So, again, ito yung gusto rin natin sa Dulotard History Live Band. Eh. Ito yung pinopromote natin. Kalaban natin si, ano, kalaban natin si Lenny Robredo. Pero paminsan-minsan naman, kung talagang medyo maayos naman yung ginagawa nung ali, ano din. Kasi alam nyo, hindi tayo dapat huwag tayong sobrang bulag. Wag yung bulag talaga. Yung tipong, alam mo yun, kailangan marunong ka din kumilala ng, kasi kalaban mo yan ngayon, pero malay mo, magbago ang ihip ng hangin in the future. Magiging mga kakampi mo rin. At ganyan sa politika yan, hindi inevitable. Actually, yan. Alam mo ako, nandirito na rin lang tayo, sorry kung medyo nag-i-extend, ha? Nandirito na rin lang tayo. Actually, hindi ako natutuwa sa word na ano eh, na balimbing, na ginagawang ano, ginagawang negative yung word na balimbing. Kasi kasi alam mo, ang tao magbabago at magbabago din ang isipan niyan eh, 'di ba no? Nagbabago din yung isipan. Ang pinakaimportante lang at that precise moment na sinasabi niya, yung mga sinasabi niya na most probably ay kabaliktaran na nung sinabi niya say 5, 7, 10 years ago. No? Kailangan mo na lang makita kung talagang taos-puso ba yung sinasabi niya doon sa panahon na sinasabi niya yun o kung ito ba ay oportunista lang na kumukuha ng 'di ba, para bumabaliktad lang para makakuha ng oportunidad doon sa kabila, no? Pero in general, it doesn't hurt, no? It doesn't hurt na maging ano ka din, na maging generous, magnanimous nga. Magnanimous, diba, no? Tama. Generous and magnanimous ka to the other side. Paminsan-minsan, healthy din. Healthy din. Ako, yun eh. Okay. Ako dun. So, salamat po sa inyong pakikinig. Batiin po natin. Batiin! Ha? Ito na po yung ating batian portion. No? Wala ka bang public service? Uy, Dulotard public service. Yung ano mo next week? Oh, next. Ito sa Sabado na yung barter tour natin, no? Pumunta po kayo doon 3 o'clock sa Fort Santiago. Magbabayad lang ho kayo ng 100, no? Plus 75 for the entrance fee Fort Santiago. At yung barter ninyo, kung diaper man yan, no? Ano, nakalista yan doon sa ating announcement sa proyekto. Hindi siya proyekto, pero naka-announce sa proyekto. Nandoon yung pwede nyo ibigay, like diapers, ibibigay po ito. It's a benefit tour for the National Children's Hospital. Yung next week na Sabado, ayan po kay Professor Ibiernas. Oh, actually, ang sinasabi ko nga dito, kung fans ho kayo ng Dulotard, pwede nyo panoorin yung dalawa. Una, nakatulong ka na
natuto ka na nakatulong ka pa, tapos iba rin yung atake namin eh. Yun yung ano, pwede niyo siyang puntahan, pwede rin kayong pumunta sa akin. Dalawa pwede niyo puntahan kasi iba ang atake ni Shao at iba so yung atake niya. So November 25 Sabado po si Shao, December 2 ako. Now, isa pa, December 9, 'di ba no? May gulay. Sa may Gateway Gallery sa may Cubao, no? Meet and greet na tayo. Kasama natin si Loding Victores. At nanalo po si Dr. Victores ng National Book Award para sa kanyang aklat na To the People Sitting in Darkness. At ang makikita nyo dito ay ito'y tungkol kay Rizal. Is not a Democrat. Yan. Sa Gateway Gallery po tayo ng December 9. Proyekto po. Pakitingnan sa proyekto page kung paano magpa-reserve. Ang mga pinag-uusapan po namin dito, hindi nyo yan usually makikita sa mga libro o sa kung saan. Kasi papilit naming pinapalawak yung perspektiba para kay Jose Rizal. December yan eh, kaya Rizal month yan, kaya namin, kaya Jose Rizal ang topic yan. So December 9 yan, alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Kumain muna kayo ng breakfast. Sa mga susunod na araw, i-announce din natin yung sa... Pwede nang baon. Pero hindi, ang PHA, meron din kaming seminar, pero i-announce natin sa mga susunod na araw. Pang-teachers. So, pero nandun din. Ito, nakakatuwa yun. Abangan nyo yan, no? December, forgot, no? Pero nandun po si Bunny Biernas at nandun din si Leloy Claudio. At saka si Shao Chua. Two-day conference yun. PHA. National Historical Commission. Pang-teachers po yun. Okay, so punta na natin yung ating mga pagbati, ano? Medyo sinave ko dahil nawawala-wala tayo eh. Kailangan sinisave natin to, no? Okay, so sorry ba, tingnan mo kung sino hindi ko nabati marami eh. Alan Lumeda Navida, wow, ube at langka. Hello po mga lodi. Oo nga, no? Ube at langka nga. Ube at langka. Nikki Seralbo, hello from Dubai. Sally K. Chilat, cute na men and t-shirt ni sir. Baka yung sayo ang tinutukoy. Sayo yan. Ah! Yoli Ga Salvador, bumoto daw siya kay GMA. Parehas tayo. Oh. Si GMA, binoto ko din yan eh. Si Boy Sulat Arabo, pangit ng t-shirt mo, Prof. Shao, may picture ng nagpahirap sa mga Pilipino. Sir, yun nga yung message namin. Na tipong, ano tawag nito? Sure, ako hindi favorable ang tingin ko kay Cory Aquino, pero sobrang na din sigurong pagkikimkim ng galit yon. Kung tuwing nakikita mo yung picture ni Cory ay nanggagalit ka, di ba? Ang ano lang dyan is, halimbawa, ako bilang historiador, pag pinag-uusapan si Cory Aquino, nagsasabi lang ako ng katotohanan tungkol sa kanya, di ba? No? Hindi ako yung galit na galit laban sa kanya. Ako din ah, anti-Marcos ako, pero wala akong ginawa kundi mangolekta ng Marcos. Hindi. Speaking of the Marcoses, no? Mm-hmm. Galit nga sa akin yung ibang mga Marcos loyalists dyan. Kasi ako, sinasabi mo yung mga pagkakamali. Nire-recognize ko yung mga achievements ng Pangulong Marcos, pero at the same time, sabi ko, hindi niya po pwedeng i-deny yung human rights violations at saka yung plunder. Wala siya, hindi niya kayang ngayon yan. So, ano din, tawag nito, katotohanan lang. Tapos, alam niyo yun, sure, ano ka, meron kang passion dyan sa pinaniniwalaan mo. Pero, minsan, siyempre, diskusyon lang naman ito. Alam mo yun? So, ano din, ayun, kontrolin din ng konti. Tama. O, Dudes Jorda, watching here in Rome, Italy. Ciao! Ciao, Dudes. De La Cruz, Jake, totoo po bang galing sa bansa natin si Enrique de Malacca? Isa po siyang teorya. Barbie Bilina, comparing putik, Rice Faith Recalbo, nakakasilaw po si Shao. Ah, sorry po. George, sige. Si Dwayne Cicador, sir. Hello, parati natin yan. Sa lahat, nagko-comment yan sa akin. Bilma Briones Chua. Hello, ma'am. My mother. Okay, right? Ano, si George Sayo, galing ng classmate. Prof. Van Gogh. Oh, classmate kayo ng elementary si George. Hello, George. Kamusta ka? Marlon... Classic siya dito lang, San Isidro Catholic School. Hello. Marlon Alidon, comparing putik, galing-galing ni... Haha, galing ni Mike. Mike Enriquez. Kasi ginaya ko po, mga kapuso, hindi namin kayo tatantanan. Oh, di ba? Right, sino pa? Jason de Guzman. Hello, sir. Jeriel Bataga Possession.
Hi, Sir Shaw. Tama? Ay, thank you po. Sir, oh. Ikaw ang binabati. Ano po, pag ikaw binabati siya, hindi sumasaman loob. Natutuwa ako, no? Mm. Dudes Jorda. Anthony De Guzman. Ah, si Anthony De Guzman. Hello po. Oo, yung tour guide ng Intramuros. Ah, no? Talaga? Hello, sir. Bernard Shokson, Senator Raul Rocco. So, naalala niya yung mga senador noon. Clengish Gishi, Mars Mendiola, Miguel Rubio, Shao Chua. O, bakit daw? Siguro dahil sa akin sa tusuot. Ito si ano Gerald Abergos, RC, hindi ito si RC, parati kami nagdi-discussion ito sa maraming bagay. Sharon Maralit, wait lang ha, Marian Larney Silva, no? Pag malapit ng election at may mga candidates, ulitin yung ganitong topic. Si Christine Intila Lim, ito ma'am, nagkita tayo, di ba, sa Muntinlupa, sa hindi sa loob, sa pamantasang lungsod ng Muntinlupa. Kamusta kayo? Ito na, Maria Victoria Ito, kabwisit t-shirt ni Shao, Pabel Tenorio, the color is so you, TJ Ortigas Dangaran, Prop Chua, ayaw ko sa damit mo, sorry po. Kung paming putik, dapat Van Minsen magsuot ka nga pro Duterte t-shirt. Mabuhay si Professor Contreras, look, pero talaga masakit sa mata shirt niyo, Professor. Hindi na ako mauulit. Di rin? Ilang beses ka na nagsusot ng dilaw dito. Tinotroll ko lang kayo. Irene Padron, we love Professor Contreras, mabuhay po. Oo. RC Kaintik, Langyaka Shao, nakakatawa yung impersonation. Ang galing mag-Marcos Prof, ni Prof Shao, Charles Chan, etc. Connie Padilla, my favorite t-shirt, yellow. Pero nung lumabumat ako sa kulay na yan, hate ko na yan. Yoli Ga Salvador, who convinced Cory to run for president? 1 million signatures. Christina B. Valeriano, Cory demonized Marcos and her party, continue to do so till now. Okay. Nikki Saralvo, nakikinig lang ako para hindi ko makita ang picture. Masakit sa mata. Okay. Ano ba? Meron pa maganda. Roniel Elmido, Gono Dapiton, Abednego, no? Sana daw wala daw kahit dilaw, okay lang. Wala lang picture ni tita, no? Gal Step, Francisco Trinidad, no? Sige. Ganito. Alam niyo naman, kung sumusunod kayo sa akin, alam niyo naman kung gaano ako magmura dyan sa pagkaka, yung santa ng Santa Cory at yung mga ganyang mga katarantaduhan niya. Pero, alam niyo, hindi siyempre, ano naman, pag nakita mo lang yung mukha ni Cory o yung ano. Nangyari sila sa kasaysayan eh. You have to recognize na nangyari sila. Kasi ang alam mo yung pangit na ugali ng mga tao noon, halimbawa nung napatalsik si Juan Peron. Alam mo lahat ng picture ni Juan Peron at ni Evita Peron, pinunit sa mga books. Kaya nga ako, sinunog. At alam mo walang nangyaring maganda dahil doon. Kaya nga ako galit din ako nang pinasabog yung nila yung busto ni Marcos eh. Ako din, actually hindi ako agree. Balansin lang natin. So alam mo kami, galit kami na inalis yung estatwa ni Andres Bonifacio sa may... Oh, kasama sa may Makati. Sa may Makati. Ganon. No? So, si Cory Aquino, lahat tayong magagawa dyan. Kasi naging presidente ng Pilipinas yan. At saka, ano din, in fairness din kay Cory Aquino. Ano din, yung naging sikat din ng Pilipinas at siya naging simbolo din noon pagkatapos ng people power. Pinag-usapan din all over the world ng Philippines dahil sa people power. Huwag niya nang masamain yan. Now, is Cory Aquino a failure as a president? Yes. So, ano lang tawag nito? Ikaw, siyempre. Ang dami niyang ano eh. Ang dami nangyari sa kanya. You have a different opinion. Pero ako, alam mo yun? Yeah, of course. Matter of fact lang yung attitude. Kasi well, there are a lot of things that she was not able to do, that I can say. Kasi kung nagkikim-kim ka lang galit, yung talagang sobrang tindi ng galit mo, galit ka kay Lenny, galit ka kay Cory, galit ka kay Dilima, kay Trillanes, kay Bamakino. Alam mo yun, hindi din healthy. Pucha, baka mamaya, ma-stroke ka pa dahil sa tindi ng galit mo dito sa mga taong to. Ma-high blood ka pa. Pero syempre, di ba, hindi naman ibig sabihin na dahil hindi ka nagalit sa kanila, hindi mo na sasabihin. Hindi mo na sasabihin na napaka-nuisance nito ni Trillanes. Peking Vice President si Robredo. Alam mo yun, yung mga ganun. So, pwede pa na naman sabihin. Huwag lang sobrang tindi ng galit.
Oh, ito, Alan Lumeda na vida, may sense of history daw si Duterte kaya gusto niya. Tama yan. That's correct. Gal Step, tinapay na lang daw. Hindi ko gets. Tong Velasquez, mga Tong Velasquez, mga DDS sila nag-aaway, mga dilawan solid. Meron din, pero we shut up, no? Gidotisado Nazaro, Chapi Lacson, no? Rice Fate Recabo, Bernard, yun na yun. At marami pang iba. Oh. Alam nyo, ang dami pa ang iba, hindi namin nabate. Papatay-patay po yung Facebook, pero... Alam nyo, kahit hindi namin kayo nababate, nandyan kayo, si Totoy Comes, maraming salamat. Hindi, kilala namin kayo, yung kayo na linggo-linggo, ay kasama namin dito sa The Lothar History Live. Actually, para sa inyo talaga ito eh. Para sa inyo talaga ito. Ay, alam nyo, sa totoo lang, ito nga si Van, minsan pagod na ito, minsan eh, na-feel ko na parang ayaw na niya akong kasama sa broadcast. Sabi sa inyo, pero alam, hindi, joke. Drama mo. Pero kahit na ganun, nandito kami para kung maglingkod sa inyo, kahit libre, kahit wala ko kaming sponsors, kami po ay nandito para sa inyo. Sa totoo lang. Sa bayan. At saka happy-happy kami na makaharap kayo linggo-linggo. Kaya actually, kapag lang talaga nagbabakasyon lang tayo, doon lang talaga tayo nagwawala. Hindi, kasi ang problema lang naman namin ni Shao, kapag kabakasyon, saan kami kakabit ng internet? Yun ang problema. Oo, kasi tama si Jack Ma eh. Jack Ma, Dick! Kasi nag-meet si Dick Gordon at si Jack. Kasi kami ni Shao, strike anywhere lang kami, kahit saan lang, basta meron kami internet. Diba? Yun na naman yung problema namin. Oh. Pero other than that, ano, kapag may internet, tapos, hinahanapan nga natin to parati ng common time eh, di ba? Hinahanapan natin ng common time para magawa. Kahit marami kaming gawain. Hindi kami nagsasawa dito na naggawin nito kasi para sa bayan. Tsaka ang dami niyong nanonood. Sa totoo lang, ang dami-dami niyong nanonood. Masayang-masaya kami. Marami pong salamat. Okay. So, ako po si Shao Chuan nagsasabing ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron itong metodo magtanong, mag-imbestiga, magkumpara. Kung naman po inyong paboritong Duterte historian, Vanny Biernas, na nagsasabi, kino-quote si Dr. Salazar, no, na ang kasaysayan ay isang salaysay na may saysay para sa isang grupo ng tao. Dadagdagan ko na, ang kasaysayan, pinag-aaralan yan, hindi pinagtataniman ng samanan loob. So, the Lothar history. Kaya nga, hindi tanaman ng samanan loob. Kaya sinasabi namin sa the Lothar history life, lagyan ng saya ang saysay. Okay, bye-bye. Salamat po. Salamat po.